With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you in this game. Fill me up with a dime. Cause with you I'm saving some, I'm saving some, I'm saving some. So, ang dreamer po natin ngayon is si Ma'am Gina Lente ng Santa Cruz, Berac, Catanduanes. So, si Ma'am Gina ay nag-send sa atin ng actual video ng location niya. So, ito po yung actual location ng project proposal is nasa interior area. Ibig sabihin, may right of way ito papasok. So, itong bakante na lotin ito, dito niya itatayo yung two-story project proposal na gagawin na sana. Kaya lang, medyo kapos daw siya sa budget. So, ang gagawin po is preparation po sana daw para sa bahay. So, one story lang muna daw ang gagawin. Then, dapat nakapreparado pang two story. Okay, so ito yung bakanting lupa niya. Ito niyang patayuan. So, ulitin ko, nasa interior side po tayo, Gina. Ito yung sinasabi ko pong road right of way, papasok. Ito. Then, ito po yung total lote. So, sabi po niya, nasa 94 square meter po ito. So, pagtatayuan daw ito ng two-story na may two-bedroom sa baba at apat na bedroom sa taas. So, ulitin ko, 94 square meter, parang 10 by 9 na lote. So, medyo may kaliitan kumpara natin doon sa gusto niyang mangyari. So, tingnan natin yung mga iba pang ideas na binigay niya sa atin. Ito. Ito daw yung ground floor na sana, pang preparasyon. So, may balcony, living room, dalawang bedroom, then may backyard, siguro sampayan niya, then kitchen, dining, at saka isang common toilet. So, kung gagawin po natin to is pag mag, ano pa siya, gagawa po siya ng two stories, magiging ano to, masasayang lang. Sayang lang yung espasyo na pwede natin, pwede na sana natin mabigyan sa'yo ng magandang plano. Pang two story. Okay? So, gagawa tayo ng pang two story na lang. Kasi nga, mostly, sa mga ideas na binigyan niya is pang two-story lang, maliban na lang ito sa mga plano. Okay, pakikita ko sa inyo yung iba pang design ideas. So, ito yung daw gusto niyang design ideas. So, pang two-story na, di ba? Okay? Ulitin ko, interior lot po yung lupa niya. So, kapag mapatayo tayo ng interior lot, consider po natin dapat yung ventilation at saka yung mga firewall kung sagad-sagad din natin yung pagkuha o pagpropose natin ng floor plan. Okay? So, ito daw yung dapat mangyari. So, nakapangit lang dito sa ano, sa ganitong itsura ng bahay is iba po yung stairway. So, ibig sabihin,
hindi po sa loob, dapat nasa loob yung bahay kasi nga one family lang. Okay? Pero depende na lang din sa ng Ma'am Gina kung ano talaga yung gusto niya. Ito yung ibang design ideas na nakuha niya. So, ito yung instruction niya. Yung floor area is 94.5 square meter lang. Then, sa baba daw is may dalawang kwarto, sa common toilet and bath. Then, sa taas, apat na bedroom, dalawang toilet and bath with small terrace. So, budget is 1M sa single story or less than. Okay. So, medyo may mahihirapan talaga siya nito. Okay? So, mag-design ako, ito, hindi ko sure kung 1M yung ground floor. Okay? So, may mga design ideas po siya na naibigay. Ito, imposible ito. Kasi nga, sagad-sagad talaga ito. Check natin yung lupa, 10 by 7.4. Ibig sabihin, firewall. Wala na. Talo na. Yan, imposible ito kasi nga, nasa interior lot tayo. Okay. Ito yung mga iba na yung design ideas. So, pakita ko po sa inyo yung nagawa ko pong design ideas. Ito po yung daanan, ang highway. Then, may bahay dito. May bahay dito. At saka, ito po yung bahay niya. Okay? Interior lot. Ito po is road right of way. Nilakyan ko na lang para po sa perspective ko. Mas malinaw po yung presentation. Yan. So, tanggalin naman natin ito, ha. Okay, tanggalin natin. Yan. Tanggalin. Okay. So, ito yung presentation ko. Yan. Okay, naka-firewall. Ito, firewall. Okay. Ito is considered po to sa building official na pwede ito kung hindi po matatapunan ng basura. Okay? Pero, depende po yan sa may-ari ng bahay. Okay? Kung ayaw ng may-ari ng bahay, wala siya magagawa. Ipapaklose talaga ito. Kung bintana. Okay? Kahit text pa ito. Okay. So, nilagyan ko lang yan for light ventilation. So, yan po ang hagdan. Okay. So, ang design ko po nito is concept ng letter Z. Okay, bakit letter Z? Okay, ito yung ground floor. Dapat may setback ka. Setback ko nito 3 meters. Okay, kahit na po na hindi naman talaga mapapasukan to ng kutse kasi nga sa actual is meron lang pong 2 meters. Or 1.5 meters kasi nga road right of way lang yun. So, imposible mapapasukan yon ng sasakyan. Okay, so, set back ako ng 3 meters para pasado po tayo sa building code. Then, dito naman po is naglagay ako ng ventilation area para makalagay din tayo ng mga bintana. Okay, so letter Z ang concept ko sa bahay. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang plano sa baba. So, Ma'am Gina, ito po yung plano ko sa baba. Ito yung preparation mo. Depende na lang po ito sa Ma'am Gina kung susundin niya. So, yan. Ito yung bedroom, isang bedroom. Bedroom 2. Then, may toilet and bath tayo. So, dito yung living room. Dining area. Yan, medyo may lawak. Yan, pakita ko sa inyo. Okay. So, kitchen area, dining area, living room. So, yan at lahat. So, lahat po is naka-firewall. Then, dito yung bakanting area for laundry area. So, ganito yung pag-design ko para magkaroon po siya ng ventilation. Itong isang bedroom, naglagay ako ng bintana for light and air ventilation. Ito naman isa, meron po siyang light and air. At syempre, huwag kalimutan, banyo. Dapat meron po siyang light and air ventilation.
Okay. Kung mas maganda pa nga, lakihan po niyo yung bintana para hindi po siya masikip yung hangin na papasok. Kasi kadalasan, kapag maliit lang yung bintana ng banyo mo, is mostly mabaho po. Okay. Madali lang po naipon yung baho. So maglagay po tayo ng mas malaking ventilation sa bintana, mas maganda. Okay? So ito yung hagdanan mo. Ulitin ko. Kung preparation lang yung one story mo, ito lang po yung gagawin mo. Yan. At saka ito. Yan. Letter Z. Okay? Itong ano, itong hagdan is wag lang muna. Okay? So ito, 1 million sigurado ako. Papasok to sa 1 million. Ito lang. So pag may pera ka na, madam, pwede mo nang lagyan ng hagdanan. Okay? So punta po tayo sa 2 story. Sa second floor. So, hide natin. Yan. So required mo 2 story, 2 bedroom sa baba. So check tayo dun. Then sa taas, 4 na bedroom. Parang medyo malabo na yata. So ito yung second floor. Ito yung isang bedroom. 1, 2, 3. Okay? Mayroon po siyang common toilet and bath para po sa dalawang kwarto at isang, at ito naman is mayroon po siyang sariling banyo. Okay, pwede natin yung sabihin na dito yung master bedroom. Pwede rin po sa baba. Kaya lang, sa baba is common toilet and doon. So, mas maganda, mayroon po siyang sariling bedroom. So, lagay natin dito. So, lahat po may ventilation. Ito, may light and air. Dito naman, light and air. Sa banyo, mostly dapat talaga lagyan na natin ng bintana talaga. Then ito, saan yung ventilation? Nilagay ko po dito. Yan. Kasi nga, open to. Okay, open. So, papasok pa rin yung hangin. Okay. So, ito naman po, ma'am, is kailangan mo lang po ng concern doon sa microbahay. Kung papayag po siya, nalagyan mo ng fixed window for light in air ventilation lang. Okay? Pero, may nagawa na kasi ako ng plano na pumayag yung microbahay. Yan. Pero, depende pa rin sa fire department kung papayag sila. Sabihin niya, ayaw talaga. Against the law, sirado mo na lang yan kasi nga, may malaki pa namang ventilation dito for light and air. So, mapasok pa rin yung liwanag ng bahay. Yan. Okay, sa likod naman, yan. Okay, sa roofing, madam, is slope down dapat to. Hindi ko na lang ginawa. Slope down, dito, concrete gutter ka dito. Then, dito po lahat ng tubig bubuhos. Okay, so lahat po ng bintana sa labas, maglagay po lang concrete canopy. Yan, dito sa labas, pwede, sa likod, pwede ka masampay. Yan. Okay, yung request mo na balcony, yan, may balcony ka na. Okay, so ito lang talaga yung magagawa ng power ko ngayon. So, I hope magustuhan mo ito, Ma'am Gina. Depende na lang kung susundin yung design ideas ko po o yun na lang design ideas na na-prepare ninyo. So, I hope may natulungan naman po ang Dinos ni Mayang sa pagplano ng kanilang sariling greenhouse. So, God bless po sa inyo.